of the end. Mula 1898, kung saan nasusugatan ang papasi. Yun yung binabanggit sa Biblia na the time of the end. Kapag mag-start na ang judgment, yun na yung mula 1798 o 1844, beyond, that is considered as the time of the end. At pagkatapos sa papacy sa Dark Ages, another power of papacy will arise in the 20th century, yung restored papacy. Kaya nga ito na yung binabanggit sa verse 40, na at the time of the end, shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a real worm. Saan ba, magtanong kayo, saan ba dyan, Brother John, ang papacy sa king of the south at saka king of the north? Ang papacy dyan, ang king of the north, na madatnan ng Panginoon. Pero sabi niya, at the time of the end, the king of the south pushed at him, at alam niyo yung king of the south na mag-push up sa kapangyarihan ng papacy, no other than the communism, communist country, na will push at him. Na napapansin ba ninyo, sino ba sa huli mula 1929 hanggang sa kapanahunan natin ngayon, sino ba ang responsable sa pagbagsak sa mga bansang komunista? No other than the Pope of Rome. Ay, huli nilang pinabagsak ang Russia. At tuloy-tuloy yan. Kasi sa ano, habang babangon siya muli sa 1929 at the time of the end, shall the king of the south, ito yung communism, push at him, and the king of the north shall come against him like a real worm. Kaya ginigera silently ng papacy ang mga communist country. And then, with a chariot and with horsemen and with many ship, and shall enter into the countries and shall overthrow and pass over. Oh? Kaya nga yung mga communist country ngayon ay ano nila? Unti-unti nang naubos ang mga communist country through the king of the north. No? So, papansin ninyo, yan yung ano, and it shall also enter the glorious land. Mula 1929, papagsakin muna niya ang mga bansang komunista at huli niyang papasukan ang glorious land. Ano itong sinisimbuluhan sa glorious land? No other than United States of America. He will enter into the religious portion of the land, the Protestant nation, ang glorious land. Tinatawag ang mga Protestante na glorious land. No? Ito na yun sa kapanahunan natin ngayon. Ang programa ng papacy na ginagawa nila sa 1962 to 1965, pumasok na, malapit na silang ma-intervene ang glorious land. No? At ito na ito ngayon. No? Ma-influence na niya ang Amerika at papasukan na niya. And he shall also enter into a glorious land and many countries shall be overthrown. O, pagkatapos niya mapasok ang Amerika, ang Amerika magdeklara ng Sunday law at kasunod lahat ng mga bansa ay kanya ng and many countries shall be overthrown. But this shall skip out of his hand even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. No? Habang ma-overthrown niya, at alam niyo sa sulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy, madito mag-umpisa ang seeking time when the papacy will enter into the glorious land. The seeking time of the church na maranasan na yung iglesia. At dito, maraming mga Adventista na bibigay sa kanilang pananampalataya because America will declare Sunday law. No? Kaya nga, pag ano niyan, pero bagamat maraming mga Adventista na bibigay sa kanilang pananampalataya, but this shall escape. Mayroon ding tagalabas na religion maka-escape sa kanyang power, papasok naman sa atin. No? Binabanggit yun sa sulat ni Lindsay White. No? Pagtitingnan ninyo ang ano, yan ang mangyayari sa huling kapanahunan. When he entered into the glorious land, then the America will declare Sunday law. No? At marami siyang ma-overthrown, mga mananampalataya, bibigay sa kanilang pananampalataya, tatanggapin nila ang tatak ng hayop. Pero marami din sa mga Protestant world,
papasok naman sa atin. At sabi dito, kasunod sa 42, and he shall stretch forth his hand upon the countries and the land of Egypt shall not skip. At ano dito? Papasok siya, stretch his hand upon the countries and unto the land of Egypt. Yung Egypt dito, that is symbolized atheism. No? Maraming mga ateismo ngayon. Pero kapag mapasok na niya ang Amerika, ay gagapiin din niya, walang makakataka sa kanyang kamay kahit ang mga ateismo. No? Siya din ang magpuksa sa ateismo. No? Yung Egypt symbolize the atheism religion. Mapapansin niyo, but he shall have power over the treasure of gold and of silver and over all the precious things of Egypt and of the Libyan and Ethiopian shall be at his tip. Mapapansin ba ninyo? Hindi ba ninyo alam na ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo ay ang Vatican at siya ang may control sa